Babas at ibahagi ang mensahe ng mabuting balita. Ayan. At pagka ibinahagi po ang mensahe ng mabuting balita, may mangyayari. Meron pong nagtiwala sa Panginoon, nagpasimula po kami ng small group. At dahil mahalaga po ang kanilang paglago sa kanilang buhay spiritual, nagpasimula po kami ng worship celebration ng 2008. Ayan. Sa aming tahanan. Ayan. Yun po yung mga dumadalo. And then, karagdagan po sa manggagawa na gindala ng Panginoon, si Pablo at saka yung kayong may bahay, si Maxi, nag-join sila sa church planting team. And then, mula sa Saints US, si Steve and Angelica Diaz. Ganun din si, noong June ng taong yun, ang sambahayan ng mga Hendrix, si Troy at saka si Julie. At dahil dumarami po, nilipat po namin mula sa aming tahanan ng worship celebration sa basement ng mga Hendrix. Ito po yung tinatawag na underground church. Then 2009, nagkaroon po ng pangitain, anong dapat natin gawin para matupad ang pangitain. Iyalang goal po namin magkaroon ng 14 leaders, trained leaders, 7 small groups, at least 70 members, hindi po napalagay dito, at saka magkaroon ng ministry center na kung saan magiging sentro ng mga gawain pang-iglesia. February 2009, nagpasimula ang Sunday School. Noong August ng 2009, inagkaloob ng Panginoon ang lugar na ito. Yun, pumasok po kami sa agreement na rent to own. Yan. Ito pong lokal na ito na halos siguro po ay doble nito o mga triple. Yan. And then, nagkaroon po ng baptism. At ng 2010, nagkaroon po ng tinatawag na Year of Harvest. Nagkaroon po ng pasaganang pag-aani. Nagkaroon po kami ng tinatawag na Metas Project. Ang Metas po ay non-government organization. Yun po ang aming paraan para maka-preach sa community. Ang M po ibig sabihin ay marriage o matrimonyo. Ang E ay edukasyon o education. Ang T ay trabaho, para mabigyan ng trabaho yung po mga tao nangangailangan ito. AS po ay Assistencias Sociales, yung social assistance na pwede provide sa community. Kaya nagkaroon po kami ng international reading room. Ayan, nagkaroon po ng pagtuturo ng Ingles, ng German, pagtuturo at pagtulong sa mga kabataan sa paglaro ng basketball. Mayroon pong evangelistic campaign. Ayan. At ng 2011, ayan, marami pong ani, nagkaroon po kami ng taon ng pagsasanay, training and equipping. Ayan. Matrimonyo, ayan, yan po, mga pagtuturo, pagsasanay, paggawa ng alagad. At noong taong yun, meron pong at least na 8 na nagpabautismo. At na-organize po ang youth ministry. Yan, ang preaching of the word. Marami pang baptism na sumunod. 2012, isinilan ang isang iglesia ayon sa pangako ng Diyos. Ang pangalan ay Cristo Bibioy. Ang ibig kong sabihin yan, Christ lives today. For He who promises, faithful. Ito po yung kapatiran ngayon. At bago po kami umuwi noong December, naisubmit na po namin ang lahat ng requirements sa Ministry of Justice para mapagkalooban ang church na ito ng legal identity. At hopefully, pagbalik po namin sa July 10, nandun na ang legal identity at tayo pa'y accepted ng komunidad ng Espanya. Kaya ito po ang ginagawa ng Panginoon doon sa Spain.
Kailangan pa po na magpatuloy gawain dahil ang population po sa ngayon ay 46 million. And meron lamang po mga 400,000 ang evangelicals at ibig sabihin more than 45 million are lost. Still, less than 0.5%. Pagkakapo ganoon, isa sa mga unreached countries in Europe, ang Spain. Kaya kami po'y magpapatuloy doon at tunulobi ng Panginoon sa July 10, babalik po kami roon. Spaniards are lovely, lovely people, friendly, but ungodly. They need the Lord para sa kanilang buhay. Ano po ang sitwasyon? The Spaniards need the Lord today more than ever. And so we hope and pray that yung crisis ngayon na nangyayari eh magamit para ang mga tao ay tumingin sa Diyos. Alam po ninyo, nung umalis kami doon, marami po mga establishment na nagsasara. Samantalang nang dumating kami dito sa Pilipinas, maraming establishment ang nagbubukas. Would you consider helping us carry out the task that God has called us to do in Spain? Nais po namin kayong maging kapartner, kabalikan, sa gawain doon sa Espanya. Future plans. Pagbalik po namin doon, pagpapatuloy po namin ang pagsasanay ng mga church leaders para gawin nila ang ministry ng Panginoon. Tulungan ang church na ito na magkaroon ng 5 taong na tudlain. Makapag-plant ng church sa kalapit na lugar, either in Yungkera o sa Funtana. Ito po yung mga prayer requests. We need to raise additional support of $500 monthly to be able to go back to Spain in July. Wisdom as we visit and share God's ministry in Spain to partner churches. Yan. Kaya mga magulang, mga kapatid, ito po ang gawain ng Panginoon sa Espanya. Naway maging hamon ito sa bawat isa. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Amen.